Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal, kami na palayo sa Diyos, lumakad sa kasalanan at naging kaaway ng Diyos sa aming mga kasamaan at nararapat sa puot ng Diyos, parusa at walang hanggang pagkawasa. Subalit, nang hindi pa namin nakikilala ang Diyos ay unang umibig sa amin at ang Panginoong Hesus ay namatay para sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo at iniligtas kami nang wala kaming anumang ginagawa at ginawa kaming mga anak ng Diyos. At ipinagkalooban kami ng mapagbiyayang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Salamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa amin. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harapan ng Panginoon upang pag-aralan ng iyong salita. Salamat sa patnubay. Naway samahan kami ng banal na espiritu, kaming nagkakatipon-tipon at bantayan ng aming mga kaluluwa at ipagkaloob sa amin ang naayon na biyaya. Pakiusap, samahan mo po ang mga brothers at sisters na wala dito ngayon at nakikinig lamang ng iyong salita online at ipagkaloob mo din po sa kanila ang naayon na biyaya. Sa lahat ng churches sa buong bansa at buong mundo, pati na rin ang mga brothers at sisters na nangangaral ng Ebanghelyo habang iniingatan ang kanilang pananampalataya sa gitna ng kahirapan, naway samahan at tulungan sila ng Diyos at pagkalooban ng biyaya at katotohanan. Tulungan mo pong gumaling ang mga may sakit at para sa mga nanghihina, sa mga sinusubukang puso, pagkalooban sila ng naayong biyaya at hawakan sila ng mahabagin mong mga kamay upang walang sinuman ang matisod. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, sa pagkakataong ito, ibigay sa amin ang kinakailangan naming salita. Hubugin kami ng matibay sa biyaya at salita ng Panginoon. Tulungan kami na makapamuhay ng tama bilang anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Mahabag ka sa amin upang walang sinuman ang mahulog mula sa biyaya. Sa oras na ito, kami umaasa lamang sa Espiritu Santo at kami nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tignan natin sa Biblia. Buksan po natin sa Efeso chapter 5. Basahin po natin Efeso chapter 5 verse 18. Efeso chapter 5 verse 18. Huwag kayong magpakaslasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo sa Espiritu. At isa pa po sa Galacia, tignan natin sa Galacia chapter 5 bago mag-Efeso. Galacia chapter 5 verse 22 hanggang 23. 22 hanggang 23. Galacia chapter 5 verse 22 hanggang 23, basahin po natin ito ng marahan at sabay-sabay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Sa mga nagdaang linggo, napag-aralan natin kung ano ang buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos. At bago ang paksang iyon, ay sinabi ko naman ang patungkol sa bunga ng Espiritu Santo na may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Sa ilalim ng pamagat na ito, gusto kong sabihin ang patungkol sa mapuno kayo ng Espiritu Santo sa 17 pagkakataon. Ang 9 na bunga ng Espiritu, ito ay yung pag-ibig. Nandun din yung kagalakan,
kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Nung nakaraan ay nagsabi ako patungkol sa pang-apat, ito yung pagtsatsaga. Ngayon ay gusto ko namang sabihin ang patungkol sa pang-lima at pang-anim na bunga, yung kagandahang loob at yung kabutihan. Bago tayo maligtas, namuhay po tayo ayon sa kagustuhan ng laman. Subalit, pagkatapos nating maligtas, tayo'y naging anak na ng Diyos. Meron na tayong buhay na walang hanggan at may pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. At gayon din, ang Espiritu Santo na nagligtas sa atin ay namumuhay na sa atin at binabago ang ating puso at buhay araw-araw. Ngayon, tinutulungan niya tayong makapamuhay ng nararapat bilang anak ng Diyos. Kaya, kailangan din natin na mabasa yung nakasulat doon sa Mateo chapter 7, verse 16. Sa Mateo chapter 7, verse 16, babasahin ko po yung Mateo chapter 7, verse 16 hanggang 20. Mateo 7:16 hanggang 20. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ito ang sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng kanyang sermon sa bundok kung saan tinuruan niya yung mga alagad at yung napakaraming tao doon sa bundok. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuti. Itong mabuting puno, ang ibig sabihin ay ang born again Christian. Sinasabi niya na ang born again Christian ay mabuting puno dahil anak na siya ng Diyos. Nakatanggap ng buhay ng Diyos at mayroong Espiritu Santo at ang isang mabuting puno ay namumunga ng mabuti. Sinabi niya na ang masamang puno ay namumunga ng masama at ang masamang puno ay nangangahulugang ang mga tao sa sanlibutan na hindi pa naipapanganak na muli. Ang mabuting puno ay hindi maaring makapamunga ng masama, gayon din yung masamang puno ng mabuting bunga. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Bago tayo maligtas, tayo din ay masamang puno. Subalit, pinutol tayo mula doon sa masamang puno at ikinabit sa mabuting puno sa pamagitan ni Jesus. Itong mabuting puno ay ibig sabihin ay tayo yon, yung mga born again Christian. Kaya ngayon ay maari na tayong makapamunga ng mabuti. Sa Mateo 12:33, sinabi ni Jesus, o gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga. Tama? Kung mabuti ang puno, tiyak mabuti ang bunga. O gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito. Mabuti ang puno, subalit masama ang bunga. Iyon ay taliwas. Sinasabi niya ito upang suwayin ang mga taong itong nagsasabi, sila yung mga anak ng Diyos at salinlahi ni Abraham. Subalit gumagawa sila ng mga bagay na hindi ayon sa gawain ng isang anak ng Diyos. Kaya nga dun sa Juan chapter 8, nang sinabi ng mga Hudyo na ang Diyos ang kanilang ama, sinagot sila ni Jesus, hindi ang inyong ama,
kundi ang inyong ama ay ang diablo. Si Abraham ang aming ama, hindi ito ginagawa ni Abraham. Kaya mula sa inyong amang diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Base sa inyong mga gawa, ang Diyos ay hindi ninyo ama at kayo ay hindi mula sa binhi ni Abraham. Gaya nito, sinasabi natin na ako ay ligtas na. Ako ay ipinanganak ng muli. Ngunit tayo ay namumuhay na gaya ng mga taong hindi ligtas. Huwag nating isipin na ayos lamang ang ganito. Magkasulungat ito. Ang Kristiyano ay isang mabuting puno. Kaya naman dapat ang bunga niya ay mabuti din. Ang mga Kristiyano ay dapat na mamuhay ng panibagong buhay. Kaya tignan natin doon sa Jeremias. Jeremias chapter 7. Jeremias chapter 7 verse 10. At pagkatapos at magsisiparito at magsisitayo sa harapan ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na magsasabi kami ay ligtas upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumal-dumal na ito. Tayo ay nagtitipon sa templo ng Diyos at nakikinig tayo sa salita at tayo ay ligtas. Ang ibig sabihin ng verse na ito ay pagsisinungaling. Bakit? Sinasabi ng Biblia na ito na gumagawa sila ng karumal-dumal na bagay. Ang ganitong pagsalungat ay maaring meron pa rin hanggang sa ngayon. Ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng bagong buhay na naiiba mula sa mundo. Ang buhay na ito ay salamin ng espiritual na pagkatao ng taong ito. Nalalaman natin kung anong uri ng tao siya sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Doon sa Santiago chapter 2 verse 17 hanggang 18, dito ay binigyang diin ang pananampalataya at ang mga gawa o ang gawa. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ngayon, ito po ay controversial na expression. Sinasabi mo na ikaw ay may pananampalataya ngunit walang gawa. Kung gaanong paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya na walang gawa? Ganito yun. Sinasabi ni Santiago, hindi lamang pananampalataya ang meron ako, kundi may papakita ko ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung ito ay walang mga gawa ay patay. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kung ang pananampalataya ay tunay, ang mga gawa ay ang anino nito. Ang pananampalataya ay hindi nakikita. Hindi mo makikita kung anong paniniwala meron ng isang tao. Kahit na ang Diyos ay hindi nakikita, si Jesucristo na matay dun sa krus at muling nabuhay mula sa mga patay upang gawin ang sakdal na ating kaligtasan, ngunit hindi na natin ito makita ngayon. Ngunit naniniwala tayo sa pamagitan ng salita. Doon sa mga naligtas, sa mga naipanganak na muli. Hindi natin makikita ang kanilang pananampalataya. Ang makikita natin ay yung mga gawa. Kung ang hindi nakikitang paniniwala ay katotohanan, ang mga gawa nito ang nakikitang anino. Ngunit, kung ang isang tao ay naglalakad at ang anino ng aso ang sumusunod sa kanya, abay, kakaiba talaga ito. Sa kabaliktaran, tayo ay may hindi nakikitang pananampalataya. Ang gawa ang nakikita.
Kung sinasabi mong may pananampalataya ka na hindi nakikita, ngunit hindi mo ito ipinapakita sa iyong gawa, gaano kalaking pagsalungat ito? Sinasabi ng Biblia na ang mamuhay ayon sa pagnanasa ng laman ay gawa ng mga patay. Sa Efeso 2:1-3, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Tinutukoy dito yung kaluluwa, ang mga taong hindi ligtas, patay dahil kay Adan dahil sa kasalanan ni Adan. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Mula sa mga patay na bubuhay ayon sa kapangyarihan ng himpapawid, siya ay nabuhay sa diablo. Lahat ng mga taong hindi ligtas ay sa diablo, nalalaman man nila ito o hindi. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang kaugalian ng mundo ay isang uri ng kasalanan, kagaya ng pag-ihip ng hangin at pagtangay ng alon. Ang demonyo ay kumikilos sa hangin ng kasalanan sa mundo. Ngunit kung titingnan ninyo ang mga tao sa mundo, silang lahat ay tinatawag sa kasalanan. Ang mga taong namumuhay ng maayos na buhay at yung mga taong nabubuhay na may kahirapan, ito ay panandalian lamang. At sa kanila ay kumikilos ang hindi nakikitang diablo at sinusunod nila ang pinuno ng himpapawid. Walang Espiritu ng Diyos. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo ay katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng iba. Patuloy na hinihikayat ng Diablo ang mga taong hindi ligtas na mamuhay ayon sa pagnanasa ng kanilang laman. Ang bunga ng pagkakakilala ng mabuti at masama na sinasabi ng Diyos na huwag kainin ay masarap, maganda sa paningin, kaakit-akit. Sinabi ng Diablo, kainin ninyo iyan, masarap yan, magiging matalino kayo at magiging kagaya ng Diyos. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay, ito ay patuloy na nag-uudyok sa pagnanasa ng laman. Kaya, ang tao ay nabubuhay sa kanyang masasamang pag-iisip na sinusunod ang gusto ng kanyang laman at pag-iisip. Kaya siya ay ipinanganak na anak ng kapuotan. Siya ay anak na huhuman at pupuksain sa harapan ng Diyos. Ito yung ating espiritual na kondisyon na pinagmamasdan ng Diyos bago tayo maligtas. Gayunpaman, kung ang isang born again Christian ay may pananampalataya, ito ay dapat na makita sa mga gawa. Kung sinasabi niya na siya ay naligtas ngunit nabubuhay na gaya ng mga taong hindi ligtas, kung gayon ito ay buhay ng isang patay. Sa Hebreo 6:1, mga patay ng gawa. Ito ay mga gawa ng mga patay. Ang mamuhay ayon sa pagnanasa ng laman ay gawa ng isang patay at ito ay amoy ng isang nabubulok na bangkay. Kaya kapag ako ay may isang paniniwala, ito ay dapat na makita sa aking gawa. Kaya tayo ay naligtas, ipinanganak na muli, at naging mga anak ng Diyos. Huwag ninyo lamang itong pag-isipan. Kailangan siguraduhin ninyo na ang pananampalatayang ito ay nasa inyo. Kaya nga, sinasabi doon sa 2 Korinto chapter 13 verse 5 na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Minsan, ipinapasuri natin ang ating kalusugan. Mukha tayong malusog at namumuhay ng malusog, subalit hindi natin namamalayan na yung mikrobyo at sakit ay nagpapabalik-balik. Nang hindi natin dito namamalayan. Subalit, kung ang ating katawan at immune system ay mahina, wala tayong lakas na labanan ng mikrobyo at ito ay, dahil dito ay magkakasakit tayo. Gaano ba nakakahawa yung coronavirus sa ngayon?
Yung mga matatanda, yung mga may sakit, ay may mga may hinang immune system ay mabilis na nakakapitan ng coronavirus at nagpopositibo. Yung ilang tao naman na nagpopositibo sa coronavirus, subalit yung ilan naman ay hindi nakakakitaan ng sintomas agad. Samantala, nahawa na pala nila yung kanilang pamilya at yung mga taong kasama nila. Kagaya nito, sinasabi natin, tayo'y malusog spiritually, na sinasabing ako'y ligtas, namumuhay ako ng normal na buhay pananampalataya. Subalit, pagkatapos na masuri na may nakakamatay na sakit, lumalabas na meron siyang seryosong sakit. Siya'y nagyayabang na siya'y talagang malusog, subalit sa paningin ng Diyos, siya'y hindi. Sila ang mga tatanggap ng puot at kahatulan ng Diyos. Subalit, sinasabi nila, sila'y naligtas na at naipanganak na silang muli. Kaya, subukin at tiyakin ninyo kung ang inyong pananampalataya ay pinagtibay ng Diyos o isang buhay na pananampalataya. Dapat hindi patay upang matiyak ang inyong kaligtasan. Kapag nakaramdam lamang tayo ng kaunting sakit ay nagpapasuri, sinasabihan tayo kung meron tayong sakit o wala. Dahil yung COVID ay nakakahawa, kapag nakaramdam ng kaunting sakit, pumupunta tayo agad at nagpapasuri ng kalagayan natin. Kailangan natin ang ganitong pagsusuri sa ating sarili. Magpositibo man o magnegatibo sa isang sakit. Sinasabi ng Biblia na subukin natin ang ating pananampalataya. Paano susubukin? Makikita natin ito sa pamagitan ng salita. Hindi ba detalyadong ipinapaliwanag ng Biblia ang kaligtasan at kung paano sumampalataya upang maligtas? At pagkatapos maligtas, dapat na maging malinaw na ang taong ito'y tunay na naipanganak na muli. Merong dapat patunay na sa inyong konsensya at ang Diyos ay siyang saksi nito. At gayon din, ang inyong kaligtasan ay dapat na makita ng iba sa inyong pamumuhay. Itinuturo ito ng Biblia. Ang salita ang nagpapakita kung paano ba dapat mamuhay ang isang naligtas. Ito'y mahusay na isinulat. Sa pamagitan ng mga salitang ito, masasabi ninyo, sa mga salitang ito ay ako'y tiyak na ligtas. Bagamat ang aking pananampalataya ay bata pa at ang mga bagay na may mga bagay na kulang pa sa akin, subalit ako'y tiyak na ligtas na. Mula nang ako'y maligtas, paunti-unti nababago ako. Bagamat hindi pa talaga ako ganap na nababago kagaya ng isang sanggol, may proseso ng pagkapanganak at paglago. At meron pang yugto ng paglago. Bagaman, naipanganak ang isang tao, ay hindi ka agad makakagawa bilang isang tao hanggat hindi ka pa lumalaki. Kapag bata pa, gumagapang ka na parang tuta, dumudumi sa kung saan, kumukuha ng kahit ano, hindi alam ang mahiya at ito'y nababago ng paunti-unti habang lumalaki. Tama po ba? Malalaman mo kung ano ang masama, kung ano yung gusto o ayaw ng iba, kung ano yung nakakalugod sa magulang at kung ano yung dapat mong gawin. Nababago ka habang lumalaki at dapat kang mabago. Ang mga puno ay dapat na lumaki upang mamunga. Ang tuyong sanga o ang batang sanga ay hindi makakapamunga. Kung titingnan natin ang mga salita ni Jesus sa Juan 15:3-6, sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang Diyos ang magsasakang nagpapalago sa ubasan at ang Diyos ang nagtanim ng ubasan. Sinabi niyang, ang taong naligtas ay isang sangang nakakabit sa puno ng ubas. Kung ang sanga ay nakakabit sa puno, natatanggap nito yung dagta mula sa ugat at lumalaki.
habang ito'y lumalaki, kusa itong namumunga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Wala tayong anumang magagawa sa ating sarili kagaya ng sanga na hindi nakakapamunga buhat sa kanyang sarili. Kung ito'y makakatanggap ng dagta mula sa ugat, ito'y lumalaki at kusang namumunga. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo malibang kayo'y manatili sa akin. Kung kayo'y nakakabit, mamumunga kayo at kung hindi, hindi kayo mamumunga. Kaya tayo'y naligtas at tayo ang mga sanga ng ubas na nakakabit sa Panginoon. Noon, tayo'y masasamang puno na pinutol at isinanib sa Panginoon na siyang mabuting ubasan. At ngayon, natatanggap natin yung panustos mula sa Panginoon. Kagaya ng isang batang ipinanganak at patuloy na nanatili sa bisig ng ina, pinapasuso at tumatanggap ng pag-ibig at pag-aaruga mula sa buong pamilya upang lumago, gayon din, pagkatapos matanggap ang kaligtasan sa atin, ang church ay lugar kung saan mananahan ang pag-ibig ng Diyos kagaya ng bisig ng ina. Dito, natutustusan tayo ng gatas na siyang salita ng Diyos. Hindi ba natin pinaliliguan yung bata sa araw-araw? Tayo'y nalinis sa pamagitan ng salita. Tinanggal natin yung lumang pagkatao at habang tayo'y nababago sa araw-araw, tayo'y mabilis na lumalago bilang mga anak ng Diyos. Habang ang sanga ay lumalago, ito'y kusang namumunga. Ang bunga ay resulta ng pagkakabit sa mabuting puno at natutustusan ng lahat ng kailangan. Kaya nga, doon sa Juan chapter 1 verse 16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kay Jesus, ang biyaya at katotohanan ay sumasagana. Sa Juan chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita. Ang Diyos na siyang salita ay pumarito sa mundo bilang tao. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kay Jesus, ang biyaya at katotohanan ay sumasagana. Sapat ang ating nakukuha. Sa Colossas 2:19, sinasabing si Jesus ang ulo at tayo yung katawan. Ang growth hormone ay itinutustos sa buong katawan mula sa pituitary gland sa ating ulo. Kaya sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Ang katawan ay lumalaki rin. Dapat din tayong nakakabit sa ulo. Ang mga puno ay lumalaki rin kung ang mga sangay nakakabit. Kailangan ninyong lumago. Ang paglago ay nangangahulugang sa ibang salita na tumanggap ng kapuspusan. Sa 1 Korinto 13:11, sinabi ni Apostol Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Maging si Apostol Pablo ay dumaan sa pagkabata pagkatapos niyang maligtas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita, nag-iisip, nangangatwiran, kumikilos ang gaya ng bata, mga bagay ng pagkabata. Subalit, nang maging ganap na ang kanyang pagkatao, iniwan niya ang pagkabata. Ang ibang pananampalataya ay dapat ding lumago. Pagkatapos lumago ni Pablo, alam nating lahat kung paano siya namuhay. Siya ay naging higit at higit na kagaya ni Jesus. Sa pamagitan ni Apostol Pablo, si Jesus ay tunay na nabuhay muli sa katawan ng taong si Pablo. Sinabi ni Jesus,
ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At nang makita ng mga tao si Apostol Pablo, nakita nila si Jesus sa kanya at ang katawan ni Jesus ay nakita. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na taglay niya ang kanyang katawan ang mga bakas ng paghihirap ng Panginoong Jesus. Tama? Doon sa Galatia 4:19, minamahal ko mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kung ang Ama ay mahusay, kayo din dapat ang anak. Dapat silang magsumikap upang maging kagaya ng kanilang magulang. Kagaya ng talatang ito, kaya't kayo yung mga maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Habang ang ating pananampalataya ay higit at higit pang lumalago, bagamat hindi tayo magiging ganap kagaya ng Diyos, dapat tayong paunti-unti at maging kagaya niya ng higit at higit pa. Ito yung nararapat. Ang isang naligtas na Kristiyano ay natanggap ang buhay ng Diyos at naging anak ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya anong dapat nating gawin? Ang Espiritu Santo ang bumabago sa ating puso at buhay. Ito yung tumutulong sa atin na makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, huwag lamang ninyong sabihin sa inyong mga labi na kayo'y mga anak ng Diyos, kundi matuto kayo kung paano makapamuhay ng nararapat kagaya ng isang anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos. Lumago tayo ng higit at higit pa at maging ganap at mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga doon sa Roma 6:4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan at kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman kayo makakalakad sa panibagong buhay. Iniligtas niya tayo upang lumakad sa panibagong buhay, hindi doon sa mga gawa ng kamatayan. At tinutulungan niya tayong lumakad. Ang lumakad sa panibagong buhay ay hindi pamumuhay na sinusunod yung pagnanasa ng laman, kundi ito'y pamumuhay habang sinusunod ang Espiritu Santo. Sa Roma 8:9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Dahil ang taong ligtas ay tao ni Kristo, isang Kristiyano, isang Kristiyano. Dapat tayo maging maingat sa paggamit ng salitang Kristiyano sa sino mang pumupunta sa church. Maraming mga tao pumupunta sa church sa buong buhay nila, subalit hindi mga Kristiyano. Ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Ang salitang Kristiyano ay nangangahulugang si Kristo ay nananahan sa Kanya. Ngayon, tingnan natin muli sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 12. Roma chapter 8 verse 12. Roma chapter 8 verse 12 hanggang 14. Hanggang 14. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Sukalit kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang kausap niya dito ay yung mga taong ligtas. May mga utang tayo. Bago tayo maligtas, tayo ay may pagkakautang sa laman. Anong kahulugan ng pagkakautang? Ang nagpapautang ay laging naniningil ng kanyang pera. Ngunit tayo may pagkakautang hindi sa laman. Ngayon ay hindi na tayo ganun. Kung tayo man ay may pagkakautang, iyon ay pagkakautang sa biyaya ng Diyos. Tayo ay walang pagkakautang sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Ang kahulugan ng hindi mamuhay ayon sa laman ay ang hindi mamuhay ayon sa kagustuhan ng laman. Kung papaano ang nagpapautang ay naniningil na palaging nagtatanong kung kailan mo babayaran yung pera niya, gayon din sa laman na patuloy na ipinapakita sa atin yung mga kaakit-akit na mga bagay na pagmasdan at marinig, masasarap na bagay at mga bagay na nakakapagpasaya sa laman.
patuloy nitong pinapasaya o pinasisigla yung ating peripheral nerves upang mamuhay ayon sa laman. Habang tayo ay nasa laman pa, hindi natin ito lubos na maiwasan. Gayunman, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na mas malakas na puwersa ay dumating sa atin. Ang Espiritu Santo ang dumaig sa mga pagnanasa ng laman, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman, huwag dapat tayong magpatalo sa laman. Ibig sabihin na kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay ayon sa laman, patuloy iyon na wala pa sa kanya ang buhay. At sa taong ligtas naman, kung siya ay patuloy na namumuhay ayon sa laman, kung gayon ang kanyang gawa ay patay. Ganun po. Maari po ba na ang isang buhay ay gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mga patay? Sa Juan 5:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang isang tao ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, na iligtas natin ang isang tao mula sa pagkalunod sa kanyang kamatayan. Ngunit, siya ay hindi pa rin gumagalaw. Kahit na anong yugyug natin sa kanya ay hindi pa rin siya gumagalaw. Anong ibig sabihin nito? Siya ba ay patay? Hindi. Kundi siya ay naligtas na dapat na siyang tumayo at magsimulang kumilos. Tama po ba? Kung tayo ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, dapat na mamuhay tayo sa buhay. Tama po ba? Sinasabi natin tayo ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, ngunit tayo naman ay nananatiling hindi gumagalaw ng tulad sa kalagayan ng nasa kamatayan. Ang patayin ng mga gawa ng laman sa pamagitan ng Espiritu ay nangangahulugang ito ay pakikipaglaban natin sa laman sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa Galatia 5:16, lumakad kayo sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu, hindi dapat natin bibigyan kasiyahan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, sino mang pinapatnubayan ng mga ito ay ang anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na kapag sila ay pinapatnubayan ng Espiritu ay naging anak na sila ng Diyos, kundi ang mapatnubayan ng Espiritu ay patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Gaano ba karami ang mga ebidensya ng pagiging anak ng Diyos na nakatala sa Biblia? Sa tuwing pinag-aaralan natin yung Biblia, ay dapat nating iugnay ang salita sa ating puso at sa ating buhay. Sa health seminar para sa masamang kalusugan, mahina ang atay o sikmura, mayroong mga listahan ng sintomas. Mula doon sa listahan ay may ilan na may sintomas ka kung gayon ay mayroong kang sakit. Sa Biblia ay mayroong mga ebidensya na nagpapakita ng isang tao ay ligtas. Kung ilan sa mga ebidensya ay malinaw na tunay na makikita at ang ilan ay kulang pa. Gayunman, kung ang lahat ng ebidensya ay hindi makikita, ibig sabihin lang na ang taong iyon ay hindi pa talaga naligtas. Pagkatapos makinig ng sermon, ay magbibigay yung taong ito ng taong iyon at magsasabi, maganda yung sermon na ito. Tapos makakalimutan naman yung napakinggan. Kung sinasabi natin tayo ay makikisama sa kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisimulang tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Isang kasinungalingan. Kaya napakaraming ebidensya na tayo ay talagang lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, di po ba? Pag-aralan natin ang mga iyon ng isa-isa at kailangan nating suriin ang mga iyon. Yung ilan ay walang kaisipan tungkol dito pagkatapos na makinig ng sermon. Kung titignan mo ang kanilang mga gawi, tila bang walang kaugnayan sa sermon at wala silang interes dun. May isang tao ang nagsasabi mula sa kasabihan sa China, aklat ayon sa aklat, buhay ko ayon sa kalooban ko, Biblia ayon sa Biblia, ngunit mga kilos ko ayon sa kalooban ko. Ito ay pagwawalang bahala sa Diyos.
Ang pagwawalang bahala sa salita ng Diyos ay ang pagwawalang bahala rin sa Diyos. Kasi kung hindi, ay ano pala? Kung titingnan ninyo doon sa unang 1 chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ning lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang Diyos ay kumikilos sa puso ng mga tao na nakakapagsabing ako ay nananatili sa kanya. Ang Panginoon ba ay hindi pa rin kumikilos sa inyo? Meron akong katawan at sa loob ng katawan ko ay sino ang nananatili? Ang Panginoon ang nananatili at kumikilos. Ang Espiritu Santo ang nagsasalita sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos na makakapagbigay lukod sa Kanya at siya rin ang nagbibigay sa atin ng puso na gawin ang Kanyang kalooban at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang makapaglingkod at gumawa. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay siyang nagsasabing na siya ay nananatili sa Diyos at nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ano ang ginagawa ng Panginoon sa akin? Siya na ngayon ang Panginoon ko. Ang katotohanan ay dati si Satanas ang Panginoon ko at siyang kumukontrol sa akin. Ang salapi ba ang Panginoon mo? Dapat ba na ang pagiging makasarili ko ang kumukontrol sa akin? Ngayon ang Panginoon na dapat ang ganap na kumukontrol sa akin. Ang Panginoon ang dapat nakaupo sa trono ng aking puso at ako ay pagmamay-ari na niya. Ang Panginoon ang aking hari, ang Panginoon ang tagapaglikha. Siya ay Diyos, siya ang kumukontrol sa buong sansinukob. Siya ang nagligtas sa akin, siya ang namatay sa krus para sa akin. Gaano ba tayo iniibig ng Diyos? Hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang tanginak bilang handog pangkasalanan at si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, tumanggap ng lahat ng uri ng pagdurusa at namatay sa krus. Tumanggap siya ng lahat ng uri ng kahihiyan at pagdurusa. Dumanak ang kanyang napakalagang dugo, kanyang binayaran ang lahat ng mga sumpa at mga kasalanan natin. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ginawa tayong mga anak ng Diyos. Ang Panginoon ay nasa akin. Paano ba dapat nating paglingkuran ng Panginoon? Panginoon, pakiusap, tiyang ka lang. Gagawin ko yung ayon sa aking puso at bumalik ka na lamang. Ang Panginoon ba ay mananatili lamang doon? Nasa kwarto mo lang ba siya? Siya ay nasa iyo. Saan ka man magpunta, kasama mo ang Panginoon. Ano ang dapat mong gawin? Ang Panginoon ang dapat kumukontrol sa ating puso at buhay. Panginoon, gawin mo ang kalooban mo. Mamatay man ako o mabuhay, pakiusap, kontrolin mo po ako. Mabuhay man ako o mamatay, gawin mo ang kalooban mo. Siya dapat ang kumukontrol. Matapos nating mapag-aralan ang Biblia, ay masasabi nating ang salita ng Diyos ay mabuti. At pagkatapos, kung ang isang tao ay nabubuhay ng walang anumang kinalaman sa Panginoon, siya talaga'y walang relasyon sa Diyos. Sinabi ito ng Diyos sa mga Israelita doon sa Ezekiel chapter 33 verse 31 hanggang 32. O ang ganda ng pagkakaawit, ma-appreciate sila, na-appreciate nila yung narinig nila tapos aalis sila. Kung yung sermon ng pastor ay mahusay na ipinapangaral ay sasabihin nila magaling, pero kapag boring sasabihin nila napaka-boring nito. Ang tao'y nagsusuri lamang at nagbibigay ng marka. Magaling man o hindi yung mga ngaral, kung ang salita ng Diyos ay nahiyag, dapat nating tanggapin ang mga salita. Hindi tayo maaring mamuhay sa pamagitan ng pagsunod sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid at ayon sa mga kagustuhan ng ating laman. Walang buhay at Espiritu Santo sa puso ng taong hindi ligtas.
Dahil ang taong namumuhay ng ayon kay Satanas, ang tao ito'y walang choice kundi ang mamuhay ng ayon sa kanyang laman. Ang taong ligtas, kung tunay na naligtas, siya ay nagtataglay ng buhay at Espiritu Santo. Kaya nga, kung patuloy nating pinag-aaralan ang Biblia, ay magagawa natin mamuhay nang hindi ayon sa ating laman, kundi ayon sa Espiritu Santo. Yung bunga ng Espiritu Santo, walang kaugnayan niyan sa pagnanais o sa pagsisikap ng isang tao. Yung bunga ng Espiritu Santo, ito ay namumunga lamang sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang isa ay tumutulong sa isang sa ating maligtas ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos. Ginawa tayong ligtas at ang Espiritu ay nasa atin. Sinabi nga, Lord, always be here inside my heart. He is here always. Siya ay laging nasa atin sa lahat ng oras. Ang banal, ang malwalhati, ang siyang nagligtas sa akin ay nasa akin. Hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Anong logic ito? Ito ay totoo. Ngayon, yung Espiritu Santo ay siyang nagbabago sa ating puso at buhay at siyang tumutulong sa ating magkaroon ng bunga. Doon sa Galatia 5:17, sinasabi dito na ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu sa puso ng isang naligtas na tao na hindi pa nababago. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang magnasa laban dito ay nangangahulugang kaaway. Sa English, ito ay against. Ibig sabihin ito ay laban. Ang espiritu ay laban sa laman. Sa unang Pedro chapter 2 verse 11, sinabi dito, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yung pagnanasa ng laman, ito ay laban sa espiritu. Ito ay laban. Kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman. Kaya nga, yung espiritu ay nakikipaglaban sa laman sa atin. Sa loob natin, meron tayong white blood cell at meron din tayong red blood cell na lumalaban. Nilalabanan nila yung virus na pumapasok sa ating katawan. Pero, kapag meron tayong kawalan ng immunity, ang ibig sabihin ay kakulangan ng lakas. Kung ang ating kaaway ay mas malakas sa atin, sila ang mananalo. Yung virus yung mananalo. Dapat tayong manalangin, mag-aral ng Biblia at sumunod. Gaya ng kung papaanong kailangan nating kumain ng mabuti, mag-exercise ng tama at maging maayos mentally at physically upang maging malusog. Gayon din ang ating pananampalataya ay lumalago at ang espiritu ay lumalakas kung tayo ay nananalangin, nag-aaral ng Biblia at sumusunod ayon sa ating natututunan. Kung kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, kaya nating labanan ang kasalanan. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu. Sa ating puso, ano ang gumagambala sa atin upang huwag bigyang lugod ng Diyos at upang hindi mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ay yung laman. Kaya nga doon sa Roma 8:7-8, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Tinatarget ng kaaway ang isang tao at susubukan itong patayin.
Ang laman ay kaaway ng Diyos. Ginagamit ni Satanas ang laban upang labanan ng Diyos, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kapuotan laban sa Diyos, ang kaisipan ng laman. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Ano ang iniisip ninyo kapag kayo ay tulog o gising? Iniisip ninyo ba ang physical na bagay? Paano mabubuhay at makakain ang aking laman ng mabuti? Paano mabubuhay ng higit sa iba? Paano mabubuhay ng masaya? Palagi ninyo ba itong iniisip? Bakit hindi ninyo iniisip kung paano makakapagbigay lugod sa kanya? Paano mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon? Kung nabubuhay o namamatay, dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Kahit matapos maligtas, kung ang isang tao ay nabubuhay sa laman, ang kanyang mga gawa ay laban sa Diyos. Ano ang mangyayari kung tayo ay magiging kaaway ng Diyos? Kung patuloy siyang nabubuhay sa laman, siya ay tunay na kaaway ng Diyos. Dapat siyang makatakas doon ng mabilis hanggat maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Ngayon, paano natin mabibigyan lugod ng Diyos pagkatapos nating maligtas? Doon sa 2 Corinto 5:9, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ang aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sa Hebreo 11:5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Tayo ay naligtas. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat din tayo magkaroon ng patotoo na nalugod sa atin ng Diyos. Sa Juan 8:29, sinabi ni Jesus, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Ang lumakad kasama ng Diyos, ibig sabihin ay makapagbigay lugod sa Kanya. Sa Juan 8:29, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya, Ang Diyos ay kasama ko. Bakit isinulat ang verse na ito? Kung tayo ay naligtas, dapat nating bigyang lugod ang ating Ama. Palagi. Kasama ng Diyos ang taong kinalulugdan niya palagi. Ibig sabihin, iniingatan at tinutulungan niya ang taong ito. Binibigay niya ang lahat ng mabubuting bagay. Kung hindi natin bibigyang lugod ang Diyos, ibig sabihin, pinipighati natin ang Espiritu Santo ng Diyos. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Hindi natin dapat pighatiin ang Espiritu Santo, ang ating Diyos. Mayroong dalawang klaseng anak. Ang isa ay nagbibigay lugod sa kanyang mga magulang at ang isa ay pinipighati ang kanilang mga magulang. Kung mayroong mga anak na hindi sumusunod, kung gayon, dapat nating isipin ang ating sarili kung tayo ay gaya nila sa harapan ng Diyos. Ang mga bunga ng Espiritu ay makakamit bilang resulta ng pagiging Kristiyano na puspos ng Espiritu. Isang tao na lumago sa pananampalataya, ibig sabihin ay puspos ng Espiritu. At siya ay namumunga. Ngunit walang bunga sa tuyong sanga o maliit na sanga. Doon sa Colossians 2:9, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan at kayo'y napuspos sa kanya.
Kay Jesus, mayroong kapuspusan ng biyaya, katotohanan at pagka-Diyos. At ibig sabihin ng verse na ito na ang lahat ng kapuspusang ito ay nasa atin na ngayon. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sa Efeso 3:19, upang tayo ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Nais niyang mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Sinabi niya ito dahil maari itong mangyari. Sa Efeso 4:13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ang taong ligtas ay dapat makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa Diyos. Hanggang sa makarating sa pagkakaisa ng iglesia. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hanggang saan ito magiging malago? Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin na habang tayo'y lumalago hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, ang kapuspusan ni Kristo ay nagiging atin. Kaya namumunga ito agad. Kung babasahin natin yung Galatia 5:22-23, maaari nating isipin, oo, ang bunga ng Espiritu ay mabuti, ngunit paano tayo mamumunga? O paano tayo mamumunga ng lahat ng siyam na bunga? Ang iba ay namumunga at ang iba ay hindi, hindi ba? Ang puno ng mansanas ay namumunga lamang ng mansanas, ngunit nung nakita ko sa TV at sa picture, mayroong isang puno na namumunga ng iba't ibang klase ng bulaklat at bunga. Medyo kakaiba ito, ngunit merong ganito. Merong isang puno, si Kristo. Gayunpaman, merong siyam na bunga ng Espiritu. Ang lahat ng bunga na ito ay dapat makita. Ang iba ay namumunga at ang iba ay hindi. At ang iba ay hindi normal. Kung ang ating pananampalataya ay lumalago ng normal, ang lahat ng bunga na ito ay maipapakita. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang kahulugan ng apat na ito, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at pagtiyaga. Yung ikalima at ika-anim na bunga ay ang kagandahang loob at kabutihan. Ang kagandahang loob ay ang pagpapahayag ng kaawaan ng Diyos para sa mga tao. Ito ay ayon doon sa Efeso chapter 5 verse 2-4. At tayo noy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Kaawaan ay ang pagpapahayag ng habag ng Diyos sa atin. Sa ibang salita, ito ay kagandahang loob, kahabagan, pagiging mapagbigay, pagiging maamo. Ang kagandahang loob ay isang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga, ayon dun sa Efeso 2:7, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Natanggap natin yung di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya at dapat nating ipakita at ipahayag ito sa iba. Ang kanyang kagandahang loob ay naipakita sa pamagitan ni Jesus. At ito po ba ay natapos na? Hindi. Dahil yung kagandahang loob ng Diyos, ang Espiritu Santo, ay umiiral sa mga naligtas. Yung kagandahang loob ay dapat maisakatuparan sa atin sa pamagitan nito. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, itinatanim sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig at kagandahang loob.
Yung kagandahang loob ay pag-ibig ng Diyos para sa mga hindi karapat-dapat dito. Ang pagbibigay ng isang bagay sa taong karapat-dapat ay hindi kagandahang loob. Yung kagandahang loob ay ang mahabag sa mga hindi karapat-dapat. Walang kwalipikasyon sa taong ito. Ang meron lamang siya ay kasalanan at siya ay laban sa akin. Ngunit akin siyang kinahabagan at ito ang kagandahang loob. Walang rason para dito. Mahal ko ang mga taong nagmamahal sa akin. At galit ako sa mga taong galit sa akin. Ito ay hindi kagandahang loob. Ang Diyos ay mabuti sa mga sumasalungat sa Kanya. Hindi kaagad naghihiganti. Nais ng Diyos na patawarin ang mga sumasalungat sa Kanya. Kaya nga, doon sa mga awit chapter 51 verse 1, nanalangin doon si David. Ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Si Haring David, siya ay nakagawa ng matinding kasalanan. Ngunit dahil sa kaawaan ng Diyos, siya ay nakapanalangin ng ganito, ayon sa iyong saganang kaawaan. At doon naman sa awit, chapter 103, verse 8, sinabi doon, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya. Ang mapagbiyaya ay walang kondisyong pagbibigay. Hindi magagalitin. Ayon dun sa Tito chapter 2, verse 4 hanggang 5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng kanyang kabutihan. Ipinanganak niya tayong muli. Ginawa niya tayong bago sa pamagitan ng banal na Espiritu. Lahat ng ito ay biyaya na ibinigay sa atin dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa Santiago 5:11, tunay na tinatawag nating mapalad o mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung papaanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Natanggap natin ang habag ng Diyos o ng Panginoon. Sinabi rin ni Jesus sa Lucas 6, maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Kung inyong natanggap ang kahabagan ng Diyos, nangangahulugan ito na ito ay magkaroon din ng habag. Sa Lucas 10:37, mayroong isang dalubhasa na nagtanong kay Jesus, Guru, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At sino ang aking kapwa? Iniisip ng dalubhasa na siya ay magaling sa pagsunod sa kautosan. O ito ay hindi mahirap. At sino ang aking kapwa? Tinanong niya ba ito dahil hindi niya nalalaman? Gusto niyang ipakitang siya ay taong matuwid, kaya't si Jesus ay nakipag-usap sa mapagmataas na dalubhasang ito sa pamagitan ng mga talinhaga. Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Sino ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran at binugbog?
Ang Jerusalem ay banal na lugar. Ang Jericho ay makasalanang lugar. Ang tao ay humiwalay sa Diyos sa hardin ng Eden at nahulog. Sino ang magnanakaw? Ang Diablo. Siya yung bumugbog sa mga tao at halos pasayin na sila. Ibig sabihin nito, ang mga taong kinalaunan ay mapupunta sa impyerno. Ito ang pagpapaliwanag ng miserableng sitwasyon ng tao. Gayunpaman, at nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari nang makita niya itong dumaraan sa kabilang panig. Siya ay dumaan sa kabilang panig, gayon din yung Levita nang dumating siya sa lugar na iyon nang makita niya yung taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Ito ay nagpapaliwanag sa relihiyon at sigasig ng tao at sa walang makakapagligtas sa kaluluwa ng isang tao. Subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at ang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat at pagkatapos buhusan ng langis at alak, pagkatapos isinakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan. Ang taong ito ay hindi lamang iniligtas ang lalaki, ngunit inalagaan rin ito. Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ang Samaritanong ito ang nagpapaliwanag kay Jesus. Ang mga taong nakatagpo ng tulisan sa namuntik na mamatay ay hindi lamang dalubhasa, ngunit ang lahat ng tao sa buong mundo. Ang mga taong humiwalay sa Diyos at nahulog sa kasalanan at binugbog ng Diablo at namatay sa miserableng kalagayan. Hindi ang reliyon o anumang ang makakapagligtas sa tao. Tanging si Jesus ang makakapagligtas sa tao. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, "Hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroong kang demonyo?" Ang mga Hudyo ay hindi kinilala si Jesus. Ngunit si Jesus na hindi nila kinilala ay kanilang tagapagligtas. Ang langis at ang alak ay sumisimbolo sa banal na espiritu at dugo ni Jesus. Tayo ay pinanganak ng muli ng dugo at espiritu. Iniligtas niya tayo. Ito ay nangangahulugan ang iglesia ay lugar kung saan ang mga banal ay nagtitipon ng magkakasama at ang nagmamay-ari ay ang banal na espiritu. Upang unang naparito si Jesus upang iligtas ang mga miserable, miserableng mga makasalanan, at ang ikalawang pagdating naman ni Jesus ay nagnanais na makita kung sino ang mga espiritual na malusog at mga nabago ng banal na espiritu. Patuloy niyang sinasabi ang ganito at sinasabi sa dalubhasa. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kanya at tulisan? Sa kamay ng mga tulisan. At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, gayon din ang gawin mo." Maraming tao ang halos kalimutan ng unang bahagi at nakatuon lamang sa humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang bawat hindi ligtas sa mga tao o na mga tao ay katulad ng nahulog sa mga tulisan. Ang dalubhasa ay katulad din ng mga ganoong tao. Ito'y nangangahulugang ikaw rin ay isang tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan at ang iyong mga kapwa ay ako. At ako ay gumawa para iligtas ka. Kung ikaw ay kinaawaan ko, ikaw rin ay dapat na maawa sa ibang tao. Ang mga tao ay dapat maligtas upang maligtas ng ibang mga kaawa-awang kaluluwa. Tama ba? Ang mga naligtas ay nakatanggap ng awa sa Diyos ay nararapat din na maawa sa ibang tao. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Habag ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng habag ng Diyos, kaya dapat tayong magkaroon muli ng awa sa ibang mga tao. Sa awit sa is, this is a is, kayo'y nagsiparito at inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ating ipapahayag ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, nangangahulugan dapat nating itong ibahagi. Ang magkaroon ng awa ay nangangahulugan tayo ay maging maawain at mahabagin sa iba.
ang nahahabag sa iba ay kahabagan din. Kaya't sino ang makakagawa nito? Yung makasalanan po ba? Hindi po. Ito yung mga taong naligtas. Kaya nga po, kung titingnan natin yung mga commentary kung patungkol dun sa talento, dun sa Mateo 18:24-35, ang Panginoon ay nagsabi na mayroong isang hari at mayroong taong may utang sa kanya ng 100,000 talento. Ngunit, siya ay hindi makapagbayad, kaya ang hari ay nagsabi sa kanya, magbayad ka ng iyong utang sa pamagitan ng pagbenta sa iyong asawa at mga anak. Paano nga siya makakabayad, hindi ba? Hindi niya ito magagawa. Hindi natin alam kung bakit meron siyang ganitong kalaking utang. Gayunpaman, siya ay nagmakaawa sa hari. Magbabayad ako, subalit pakiusap, bigyan mo po ako ng oras para magawa iyon. Nang makita siya ng hari, makikita ng hari na siya ay hindi makapagbayad ng anumang paraan kahit hanggang sa kamatayan. Kung titignan natin sa commentary, yung 10,000 talento, ang isang dinaryo ay sweldo ng isang tao o ng isang araw ng isang tao. Ang isang talento ay equivalent sa 6,000 na dinaryo. Kaya't magkano ba ang 10,000 talento? Ang 10,000 talento ay 60 million na dinaryo. Naunawaan ko ang halagang ito na sa kasalukuyan ay napakalaking halaga. Ang halagang iyon kung i-convert sa peso ay siguro nasa 400 million pesos. Paano niya ito mababayaran? Kaya't ang hari ay naawa sa kanya at pinatawad ang kanyang utang. O sige, patatawarin ko ang iyong utang. Ito ay bayad na. Ngunit pagkatapos mapatawad ang kanyang utang at nang siya ay bumalik na galing sa hari, natagpuan niya yung isang kapwa niyang alipin na nagkakautang sa kanya ng 100 dinaryo. Sinunggaban niya ito at sinakal at sinabihan, bayaran mo ako ng utang mo. Siya ay sumagot, pakiusap, maghintay ka lamang at babayaran kita. Hindi ka magbabayad, kaya't dinala siya sa bilangguan. May nakakita sa pangyayaring ito at sinumbong doon sa hari. Ang lalaking iyon ay nakatanggap ng kapatawaran sa kanyang utang, ngunit yung kapwa niya alipin na mayroon lamang na 1 dinaryong pagkakautang, ay hindi niya talaga napatawad. Yung hari ay nagalit sa kanya, hinuli siya at sinabi, hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa? Sa iyong kapwa alipin? Kung paanong nahabag ako sa iyo? Sa katunayan, hindi niya makakayang bayaran ang kanyang utang sa kanyang buong buhay. Tama ba? Ang 100 dinaryo ay katumbas lamang ng 420 pesos. Siya ba ay ipinakulong mo at hindi mapatawad? Ang hari ay muli siyang dinala sa bilangguan at sinabi, bayaran mo ang iyong utang. Gayun din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng ating Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Gaano ba tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Ngunit hindi ba natin kayang patawarin ang ibang mga tao? Ang habag ay nangangahulugan na mahabag tayo sa ibang mga tao na nakagawa ng mali sa atin. Sa Santiago 2:13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Silang mga walang awa, silang mga hindi naawa sa iba, silang mga hindi nahabag, ito ay walang awa. Walang awa. Ang puso ng tao na hindi magawang magpatawad sa ay pusong hindi naawa. Kung gayon, ay hahatulan sila ng Diyos ng walang awa. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Ito ay kakilakilabot na salita.
Napakaraming bagay ang dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos sa ating buhay at dapat nating matiyak ang habag ng Diyos sa harap ng Panginoon sa pagtayo natin sa harapan niya. Kung ang sino man ay hindi naawa sa ibang tao at kung hindi niya sila pinatawad, ay hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Ganito ang sinabi ng Diyos. Kaya nga dun sa Efeso 4.32 ay maging mabait kayo sa isa't isa, mga mabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin sa isa't isa. Nangangahulugan na ito ng awa. Pagkatapos nating mapatawad ng makilang ulit at dapat sabihin nating pagkatapos nito, hindi na kita patatawarin. Hindi mo ba siya mapapatawad? Okay lang ba ito? Hindi po. Doon sa Colossians 3:12, kung titingnan natin, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ganito ang pagtitiis. At ito ang nararapat. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kung titingnan ninyo sa Kawikaan 19:11, kanyang kalwalatian na di pansinin ang kamalian. Ang mga taong napapatawad ang pagkakamali ng iba ay napakamatapang. At ito ang kanilang kalwalatian. Ang mga hindi naman nagpapatawad ay ang mga taong makikitid ng utak. Ang pusong hindi nagpapatawad ay mapaghiganti. Ito yung pusong walang habag. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraan, ang mga taong sinisikap na maghiganti ay mas maagang mamamatay kaysa kanyang mga kaaway. Ang kanilang mga bituka ay nabubulok. Ito ay kanilang kawalan. Walang kapayapaan sa puso ng taong hindi nagpapatawad. Siya nga po pala, sasabihin ko po sa inyo, ay hanggang sa kaawaan at ang kabutihan at sa susunod naman, ngayon dapat nating suriin ang 9 na bunga ng Espiritu Santo ng paisa-isa. Sila din ay namumunga, gayunman hindi maayos ang kanilang pagkakahinog. May ilan sa mga bunga ang tumitigil na sa paghinog. Bagamat halos nahihinog na sila, gayon may nahuhulog sila sa lupa. At mayroon din namang mga pangit na bunga. Alam niyo ito. Ito ay dapat na hinog na bunga. Dapat ninyo itong suriin ng isa-isa. Kailan kaya mamumunga ang iba? May iba naman na nakapamunga na. Sinabi ni Jesus na hindi niya nais na wala tayong bunga. Sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang ating Ama. Sa Juan 15:8, kung namumunga tayo ng marami, ito ay kalwalhatian ng Diyos. At maging mga alagad ko. Ito ang katibayan ng pagiging alagad ni Kristo. Kaya nga dapat nating ninyong naisin ang mapuno ng banal na espiritu. Upang mapuno ng banal na espiritu ay dapat ninyong talikuran maging ang maliliit na kasalanan sa inyong puso at inyong buhay. Dapat ninyong taimtim na ipanalangin na pumuno ng Espiritu Santo. Upang mapuno ng Espiritu Santo, dapat ninyong ibigin at naisin ang salita. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Mula sa maliit na bagay ay magagawa ninyo ang malalaki, mapupuno kayo ng Espiritu Santo at mamumunga ng bunga ng Espiritu Santo. Umaasa po ako talaga na magagawa ninyo ito. Ang araw ng ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na, kaya naman dapat tayong mabuhay ng nararapat bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos.
At natitiyak ko po na bibigyan tayo ng Diyos ng higit pang pagkakataon upang makapamuhay ayon dito. Ang iba't ibang uri ng mga kahirapan ang darating sa atin, gayunpaman ito ang landas at proseso ng Diyos para palakasin tayo. Habang tayo ay nakakaranas ng kahirapan, ay dapat lalo tayong mapalapit sa Diyos. Dapat tayong taintim na malangin. Kaya naman, manalangin na tayo. Mabagi naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon na iyong itinakda. At salamat din po sa biyaya na nagpapahintulot sa amin na mapaglingkuran at masunod ang Panginoon sa kalagitnaan ng kasaysayan ng Espiritu Santo sa iyong katawan na Iglesia. Pangunahan at patnubayan mo po kami na makapamunga ng kaaya-ayang bunga ng Espiritu Santo habang lumalago kami sa aming pananampalataya at inaabot ang kapuspusan ni Kristo sa pamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Wala po kaming anumang magagawa sa sarili naming lakas, kundi tapat po kaming nananalangin na samahan mo kami at tulungan kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng Espiritu Santo, sa gayon ay magawa namin ang gaya ng ginawa ng Panginoon. Nawa ay walang sino man sa amin ang mahulog sa banal na biyaya ng Diyos, at hawakan mo po kami upang kami hindi kami maligaw mula sa kapulungan na gumagawa ng kalooban at gawain ng Diyos. Mula sa maraming sakuna na nangyayari sa kalagitnaan ng panahon, maraming tao ang nagdurusa mula sa nakakahawang sakit. Gayunpaman, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagbibigay sa amin ng puso na lalong umaasa sa Panginoon at sumusunod sa iyong mga salita. Matapos na po nawa ang sakunang ito, at tulungan kami na maipangaral ang Ebanghelyo gaya ng ginawa mo. At nais naming maabutang pinakamataas na kasaysayan ng pagliligtas bago ang pagdating ng Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.